RJ, kukumpirmahin ko lang sa iyo, lumabas na ba dyan ang kumpirmasyon na sa halip na 19 days ginasta ang 125 million pesos, ay 11 days lang pala ginasta ang 125 million pesos na confidential fund? Oo, kabayan, yan nga ang isa sa mga lumabas sa pagdinig ng Kamara de Representante sa budget ng Office of the Vice ng Commission on Audit kaninang umaga. At ang COA nga ay pinapos na niya ang mga tanong sa legalidad ng pagbibigay ng 125 million peso confidential fund ng Office of the President sa Office of the Vice President noong 2022. Pero sa November 15 pa matatapos ang pagsusuri ng COA kung paano nito ginasta ang kung paano ginasta ng OVP ang confidential fund. Inamin naman ng COA na natatambakan na sila sa dami na mga ahensyang nakatanggap ng confidential at intelligence funds na kailangan nilang suriin. Sa budget hearing ng Commission on Audit kanina, sinabi ng budget sponsor na si Marikina 2nd District Representative Stella Kimbo na inisyuhan ng Audit Observation Memorandum o AOM ang OVP noong September 18. Ang AOM ang ibinibigay kapag may dapat pang ipaliwanag o may hinihingi pang dokumento ang COA. May 15 araw ang OVP para magpaliwanag at magsumite ng dagdag na dokumento at ebidensya. Target ng COA na mailabas ang resulta ng audit nila sa OVP Confidential Fund sa November 15. Nang subukan ni Gabriela Partilist Representative Arlene Brosas na kumuha ng kopya ng AOM, ang sabi ng COA, kunin umano ito kay Speaker Martin Romualdez. Obligado ang lahat ng ahensyang may confidential fund na magsumite ng quarterly accomplishment report sa Pangulo at Kongreso. Observation po ito na pwede pa pong i-correct ng any agency. If there is insistence because of it is of public interest, then the chair, Madam Speaker, the chair agrees to submit the AOM to the Speaker of the House. Pero ayon sa OVP, wala pa silang kopya ng AOM. Sabi ni Kimbo, ang annual audit report at hindi ang AOM ang isinasa publiko para hindi naman husgahan agad ng publiko ang ahensya nang walang panig nito. Sinigunduhan naman siya ni Albay First District Representative Edsel Lagman. It appears that the ombudsman was correct in saying that the AOM should not be published yet because it is only preliminary and it could be corrected by the agency involved. Sinabi ng COA na nagastos ng OVP ang 125 million peso confidential fund sa loob lang ng 11 araw at hindi 19 na araw tulad ng naunang napaulat. Tinanong ko po ang COA at tinignan ko po ang mga iba't ibang mga reports. Pero hindi po ito nagastos sa loob ng 19 days, kung hindi 11 days po. Sa kabila ng patuloy na pagbatiko sa confidential fund ng OVP, nilinaw ng COA na legal ang pagbigay ng Office of the President ng confidential fund sa OVP mula sa contingent fund ng OP noong 2022. Ipinaliwanag naman ni Kimbo ang proseso ng pag-audit ng mga CIF. Pag may CIF ang isang ahensya, kailangan magsumite ng physical at financial plan sa COA at special budget request sa DBM na i-endorso sa OP. Kapag aprobado ng OP, i-release ng DBM ang cash advance sa ahensya. Pag nagasta na ang pondo, ilalagay sa isang selyadong sobre ang lahat ng dokumento naglalahad kung paano ito ginastos at isusumite sa COA. Saka ito titignan ng COA kung pasok ba sa mga patakaran ang pinagkagastusan. Kapag may problema sa liquidation, i-issuehan ng AOM para makapagpaliwanag sa loob ng 15 araw. Kung bagsak sa pagsusuri ang paliwanag, saka i-issuehan ng notice of disallowance para isoli ng ahensya ang pera. Wala namang parusa kung hindi sumusunod ang ahensya sa mga patakaran sa liquidation. Sa ngayon, may mga pinag-aaralan ng reforma ang COA sa confidential at intelligence funds, kasama ang depinisyon ng kung ano ang katanggap-tanggap na pruweba ng pinagkagastusan. Humihiling naman si Kimbo ng pagbuo ng komite sa Kamara para suriin ang mga pagkakagastusan ng CIF, hikayatin ng DBM na higpitan kung sino ang mabibigyan ng CIF at bantayan ang paglilipat-lipat ng pondo. Lumabas rin, kabayan, sa pagdinig na hindi pa lahat ng ahensya nakatanggap
ng confidential at intelligence funds noong 2021 at 2022 ay maituturing na compliant sa liquidation sa COA. Kinilala ni Kimbo ang mga ito na Anti-Money Laundering Council, Games and Amusements Board, Department of Finance, Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity at Philippine Drug Enforcement Administration na hindi pa maituturing na compliant dahil sinusuring pa lang or sinusuri pa lang ng COA ang mga sinumite nila para sa 2022. Dagdag ni Kimbo, walang sinumite para sa 2021 ang AMLAC. Aminado naman ng COA na natatambakan na sila at suma total mahigit 21,000 accomplishment report ang kailangan nilang suriin. Sa pinakahuling ulat naman sa budget deliberation ay natapos na rin ang mga budget ng Civil Service Commission, yun nga ang Commission on Audit at ang Department of Energy. Sinabi naman ng DOE sa kanilang budget hearing na nakikipag-usap sila sa iba't ibang bansa tungkol sa nuclear energy. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend sa bago nitong oras alas 5:30 ng hapon.